Commandment, nagsasama natin sa mahal, tapos pag nag-
makanya motivasinya kebenaran transportasi sekarang gue ngegabung kan itu si pada itu usernya pada itu ngapain jadi ini dari si pada itu salah. Oke, tidak ada di tanda kalau pertunjukan dong bangun boleh apa kamu sakit kopi dia terus ini dan terus itu kan ya masih cinta kan arah-arah kan arah-arah sedih. Nah para kasir telah kau boleh ini minta terbiaya untuk semua memberi tanya ke posisi mana maksudnya ada apa that is the position of bagi lima yama we are praying this is the right and proper position pero katadapan dadaki nahihiyain kung babae nahihiyak saan yung dadaki ang macho pe the right and proper decision from the heart pakin sa dami hindi kayo makatuto magpakasan kayo sigurado ko ang buhay makatuto maraming ako na ang dami pag nagpakasan kayo sigurado ka rin okay. Ito nyo naman nagpikiling na badan po namin kayo sa iba tapos sa ilang pakanap na lang. Maganda yung ang boss na Santo. Amen. Sumahin niyo ang Panginoon. Yung unang bahagi ng binyag, tatanungin ko kayo ng inyong intention. Kasi hindi ko matatanong si Clay Alfred. Kayo ang sasagot para sa kanya. So, paano yung kalooban ng mga ninong at inang at mga magulang? Yun ang inang kalooban ng bata. Wala pa rin ang choice sa ating simbahan ng mga bata. Okay. Mga ninong at inang, mga magulang, anong sakramento ang hinihingi ninyo sa ating simbahan para sa bata? Binyag. Naniniwala ba kayong lahat ang binyag ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Kung gayon, ako bilang kinatawan ng simbahan ito ang St. John the Baptist Parish, malugod kayong pinatanggap sa pagliliwag na ito ng binyag ni Clay Alfred. At ang lahat ay magdidisiin. Dalihan natin kasi marami kami suplay. Okay. Dahil huwag natin gigising yung usapan na walang gigising sa bata. Yung gigising sa bata may additional na. Okay. Narigin natin ang prosyo kanya. Siguro, Adrian, umulikin, tumalikod ka na naman konti. Kami na lang nagkakaalaman na ikaw din duwena, nagigyan mo siya ng cross. Kaya ako na si Adrian. Ngayon, yung mga ninong at ninang. Samahan niyo ako sa isang pagbubasbas. Itataas natin ang ating kanang kamay kay Clay Aldrin. Ama naming makapangyarihan, pusang loob kang nagmahal sa amin, kaya't sinubo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paninigin ng salay mabigyan ng daya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang batang binibinyagan ay maging malaya. Sa pagkaanin, pinabungan ang pagsuway na nilikha mo po ng tao. Nung kumanawa siya ng banal na espiritu upang siya mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihingi namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat. Ngayon, pagbasbasan po ang tubig. Ama namin lumikha, halina't basbasan ang tubig na nakalaan para sa pagbibigyan ni Clay Aldrin. Para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang susunod na bahagi ay ang mas mahalaga, ang
tawag dito ay pagpapanibago po ng ating mga pangako sa kanya. Renewal of baptismal promises. Bakit renewal? Kasi ito rin yung mga tanong na itinanong sa akin. Kung tayo hindi natin naiintindihan, pero ang sumagot para sa atin ay ang mga magulang at ni mga hindi natin. Ngayon, itatanong ko ito kay Aldrin, kay Clay Aldrin, pero dahil natutulog siya at wala pa siyang age of reason, kayo ang sasagot para sa kanya. So sa isang banda, inuulit natin at pinapanaliwa ang sarili natin mga pangako sa linya. Sa unang tatlong tanong, ang inyong isasagot ay opo, itinataklid namin. Ulitin natin. Opo, itinataklid namin. Mga magulang, mga ninong at ninang, itinataklid ba ninyo si Satanas? Opo, itinataklid po namin. Itinataklid ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinataklid po namin. Itinataklid ba ninyo ang kanyang pang-aakit sa masama? Opo, itinataklid po namin. Sa susunod na tatlong tanong, ang inyong isasagot, opo, sumasampalataya kami. Ulitin natin. Mga magulang, mga ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mapakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya. Kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinako sa krus, namatay at nilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo rin ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya po. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo rin ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya. Kung gayon, ito ang ating pananampalataya, ito ang pananampalataya ng ating simbahan. Marangal nating pinapahayag ito kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Uulitin ko ang tanong kay Adrian at Rowena, talaga bang bukali sa inyong loob na ang inyong anak ay pabinyagan upang umugin sa ipinahayag natin para ng pananampalataya? Clay Aldrin, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Gamay. Oh, sorry naman. Sorry talaga. Tama talaga, inisip muna natin. Sorry. Lagi yan talaga ang aking ano. Nakakagilty kaya mo rin yan. Tapos, ikot ulit siya. Lalagyan ko ng langis sa kanyang ulo. Ang tawag sa langis na ito ay Krisma. Ang Krisma ay galing dito sa salitang, kung saan ang galing ang salitang Kristo. Sa pagpapakita ito sa ulo ni Adrian Clay Aldrin ng Krisma, siya ay nagiging kawangis ni Kristo na hari, pari at propeta. Mako tayo sa pag-iilaw ng mga kandila. Ang kandilang itong malaki, ang tawag dyan ay Paschal Candle. No? Yan ang simbolo ni Jesus na tiwalag ng ating buhay. Makinig kayo mabuti. Kayong nakikisimig dyan ay gumagawa ng pangako na kayo ay magiging tanglaw din kay Aldrin sa kanyang pagkakilig. Bilang mga pangalawang magulang, mga godparents, no? Pangalawang mga magulang, kayo ay narukod sa kanyang pagkakilig. Subaybayan siya sa tamang landas. Katulong ni Rowena at ni Adrian. Sige. Yung naniniwala at mga ngako o si Tila. Yung hindi mga ngako. O si Tila, wala kayong choice. At hindi kayo sa dalawin ng ilang ninang at ninang. Sorry naman. Ayun. Hindi lang kami nagpahalan sa'yo. Ikaw mo lang basay ng ulo habang nagtutulog. Ako talagang hindi sila. Sayangin naman pala siya.
tayong lahat ngayon ay mga binyagan sa grupong ito, kasama ang bagong binyag natin, kapatid, si Clay Aldrin. Sama-sama tayong tatawag sa Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Jesu Kristo sa atin. Ama namin, sumasalangin na sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng ating kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulin sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ilang pangwakas, tatlong basbas ang ibibigay mo. Ang una ay kay Rowena. Siya ang star of the day actually. Siya ang nagduwal sa batang ito. Pangalawa si Adrian Ama, pangatlo sa inyong mga pangalawang mga magulang. Tumuo ka, Rowena, para sa pagbabasbas na ito. Nawa ang Diyos ang bukal ng buhay at pag-ibig, punuin ang pagmamahal ang puso ni Rowena para sa kanyang anak. Pagpalain ang mga ina ng mga bagong silang na sanggol, habang sila'y nagpapasalamat sa Diyos para sa bayamang panganganak, naway matagpuan nila ang kasiyahan sa pag-ibig, paglago at kabanalan ng kanilang mga anak. Adrian, para sa iyo ang basbas na ito, nawa ang Diyos ang ating ama tuwaran ng mga ama. Tulungan nawa niya si Adrian na naririto na maging mabuting ama at halimbawa. Nang sa gayon ang kanyang anak ay lumago at maging gustong Kristiyano sa lahat ng kapunuan ni Jesu Kristo aming Panginoon. Amen. Sa inyo mga ninong at ninang, tumutumong kayo para sa basbas na ito. Nawa ang Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao, basbasan nawa niya ang mga pangalawang magulang, ni Clay Aldrin, ang mga ninong at ninang. Gayon din ang mga kamag-anak at kaibigan na ninong dito. Sa kanyang awa nawa ipagsanggalan sila sa masama at bigyan sila ng masaganang kapayapaan. Amen. At din ang pagtanggap natin sa bagong binyag na ito, na ating kapatid sa pananampalataya, bigyan natin siya ng isang masagap. Yeah, enjoy the day. Pero mag-uwihan kayo ha, talagang meron pang pandemic. Hindi ko pa nga nadalaw ang ate ko hanggang ngayon, wala nang lumabas. Muntik na mamatay. Noon sa medical seat, siya din alam. 62 years old. Siya lang daw ang wala sa ICU. Hindi ba nasa ICU na? Kaya ba nagpa-ICU ko rin sa pero kung magbubang sa akin lahat ng kanyang numbers, sugar niya, 458, and hindi yung naman tumakas. The rest of BP, yung mga tumakas sa akin. I think I'm going to pay this pa sa akin. Subahin niyo ang Panginoon. Naway pagbalain kayo ng makapangyari ang Diyos, ang Ama at Anak, ang Espiritu Santo. Okay, good morning. Good morning.
Kumain na sila? Partible lang, bas? Thank you.
Wala na siya. Kaya matagay. Di na akin yan, di na. Ito. Isang tagal na siya. Uy! Uy! Buto ko. Dalawa lang. Yan na yung mga sa atin na. Sumagi ka medyo din. Laweng! Laweng! Wait lang.
Kakatagay ko lang marami. Ako din eh. Sorry ah. Ay!